Ipo, mago po ang simula, la po tayo'y muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya pakitulungan niyo po kami upang maunawaan ang inyong banal na salita sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kami pa ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Unang Pedro, Chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal. Sapagkat ako'y banal. Chapter 3 verse 15. Kunti sa inyong mga puso ay pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kayo'y maging banal sapagka ako'y banal. Ngayon po ang topic ay The Holy Spirit Who Makes Us Holy. Holy Spirit, Espiritu Santo, Banal na Espiritu. Ito pa ang angkom na pangalan para kay Diyos dahil siya po ang Espiritu, tapos siya po ang Banal na Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, kayo'y maging banal sapag ako'y banal. Ito pang mensahe ng Diyos para sa mga naligtas. Hindi po ito mensahe para sa lahat ng tao. Ito pa ay mensahe para sa mga naligtas, mga anak nila. Dahil lapo tayo ay pinanganak ng magkasalanan, kaya bilang magkasalanan, paano tayo naging banal? Impossible po ito. Pero kung ligtas na po tayo, natanggap po natin ang banal na Espiritu. Kaya sa pangitan ng tulong ng banal na Espiritu, maaari naging banal po tayo. Kaya bilang anak ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Unang Pedro chapter 3 verse 15, kunti sa inyong mga puso, pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Natanggap po natin ang Panginoon Jesus bilang ating takapaligtas. Pero hindi naman takapalik bilang takapaligtas, kundi pati bilang ating Panginoon. Kung mabubuhay tayo, alin sunod sa kanyang kalooban? Yung buhay natin maring maging banner, gaya ng verse na ito. Kaya ngayon na raw, paano tayo nagiging banner, gaya ng utos ng Diyos? Ano pa ang tungkulin ng banal na Espiritu para dito? Sa totoo lang, kung walang tulong ng banal na Espiritu, hindi po ito magaganap. Kaya kailangan natin maunawaan, no? Kung ano ang pakilos ng banal na Espiritu, ano pa ang katangian ng ministry ng banal na Espiritu. Tapos kailangan natin maunawaan na kung ano ang kailangan natin gawin para dito. Kay unang Korinto chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinatawag na banal. Una, ito po ang definition tungkol sa iglesia. Ano po ang iglesia? Hindi po ito gusali. Ano po yun? Yung mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinatawag na banal talaga. Kaya paano tayo naging banal? Kahit tayo pa ay pinanganak ng makasalanan.
sa pamitan nating gawa, sa pamitan nating relihiyosong sigasik, masakripisyo, hindi. Doon po sa Hebrews chapter 13 verse 12, kaya si Jesus man ay naktusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawin banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Eh, kaya kahit tayo pa ay pinanganak ng makasalanan, kahit nakasalanan po tayo ng maraming beses, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus, tayo pa ay naging banal. Ang dugo ni Kristo ay naklinis ng lahat ng ating kasalanan. Binayaran niya po yung lahat ng ating mga gabara ng kasalanan. Para dito, si Jesus man ay naktusa. Kaya ibig sabihin, sa pamamagitan ng biyaya niya, tinatawag ito biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya niya, tayo po ay naligtas, tayo po ay naging banal. Ito po ang nangyari sa ating lahat. Sa unang Pedro chapter 1 verse 2, pinili at itinalaga ng Diyos na Ama, ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesus Kristo, mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Nang tayo pa'y naligtas, lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na. Eh, kaya sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, natanggap po natin yung kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, then magkaroon tayo ng pananampalataya tungo sa dugo ni Kristo, yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ito pa ay nangyari sa ating puso. Kaya mawisikan ng kanyang dugo. Saan po? Ang ating puso. Hebrews chapter 10 verse 29, gaano pa kaya higit pa parusa akala ninyo ang nararapas sa kanya ng yumurak sa anang ng Diyos, ang lumapastangan sa dugo ng tipan, nakpabanal sa kanila, umalis pusta ng espiritu ng biyaya. Espiritu ng biyaya, anang ng Diyos. Tapos yung dugo ng tipan. Ito po ang ministry ng Diyos upang iligtas ang mga isang miserable ng makasalanan katulad natin. Kaya sinabi dito, malaki daw ang kasalanan nila, no? Bakit po? Kasi tinanggihan nila ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Kaya sa dugo ng tipan na nakbabanal sa kanila, nagbabanal sa atin, no? Yung dugo ng Kristo. Kaya naunan po natin, naniwala po natin na sa ating puso, naunan po natin na ang banal na dugo ni Kristo ay naklinis ng ating kaluluwa. Hebrews chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu na inihandok ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maklilinis ng ating buduhi mula sa mga gawang patay upang maklingkos sa Diyos na buhay. Kaya naunan po natin na ang dugo ni Kristo ay naklinis ng ating puso, ating buduhi, yung dating marumi, no? Dahil sa kasalanan natin, yung puso natin, yung buduhi natin naging marumi, lupang napakasama, ano po yung puso ng tao, pero nilinisin ng Diyos ang ating puso sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Para dito siya pa ay nagtusa. Kaya po yung buduhi natin, yung puso natin naging malinis. Tapos ito pang pasimula ng panibagong buhay na may malinis na buduhi at puso sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya po doon po sa Revelation chapter 7 verse 14, sinasabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam, sinabi niya sa kanya, ang mga ito ang nanggagaling sa malaking kapihatian, nakhugas ng kanilang mga damit, pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Yung damit, ito po, anong klase ng damit? Damit para sa ating puso, ating buduhi, ating espiritu. Nakhugas ng ating puso. Ano po? Paano po? Sa pamamagitan ng dugo ng kordero.
Ngayong damit, ito po ay damit tsaka yung position, ito po ay may relation. Damit tsaka position. Yung damit ng hari, yung damit ng pari ay magkaiba. No? Yung damit ng hari, ang damit ng mga karaniwang tao ay magkaiba. Kaya, nang naligtas po tayo, binihisan ng Diyos, binihisan tayo ng Diyos ng panibagong damit ng kaligtasan para sa ating puso. Kaya, sila po ang may karapatan upang makapasok sa kanyang kaharian. Revelation chapter 22 verse 14, mapapalad ang mga nahugas ng kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, makapasok sa lungsod na sa pangitan ng mga pintuan. Yun pa ang pamumuhay ng mga naligtas doon sa kaharian ng Diyos. Kay mula sa Genesis, ipinakita ng Diyos ang halimbawa tungkol sa gawin ng Panginoon Jesus. Genesis chapter 3:21, iginawa ng Panginoong Diyos si Adam ang kanyang asawa. Sino po sila? Makasalanan ngayon. Makasalanan po sila sa panahon yon. Nang mga kasutang balat, sila'y dinamitan. Kaya napakahalaga po ang kasutang balat ito para sa kanila dahil sila po'y hubad dahil sa kasalanan nila sa panahon yon. Hubad. Hubad po sila. Nagtapuan na nila na sila po'y hubad. Kaya yung pangimay ng kaluluwa ng Espiritu, hubad sila, nahiya po sila, wala silang karapatan para makapasok sa kanyang kaharian. Colossians chapter 3 verse 27, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya ang Panginoon Jesus, siya pa ang nagiging ating damit ng kaligtasan. Sa pamamagitan niya, yung ano po yung korudero na pinatay ng Diyos upang gumagawa ng kasutang balat para kay Adam, ano po ito? Yung korudero, ito pang imay ng Panginoon Jesus. Isuot ninyo ang Panginoon Jesus Kristo. Kaya meron po tayong damit ng kaligtasan, meron po tayong damit ng Panginoon Jesus. Isuot ninyo ang Panginoon Jesus Kristo araw-araw. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga paknanaw sa ito. Kaya po, yung dami na kaligtasan na natanggap mo natin, ito pa ay napakahalaga dahil ito pa ang ginawa ng Diyos sa pangitan ng kanyang sakripisyo niya doon sa cross dahil minamahal niya tayo. Kaya, meron pong mas ano magandang ano papaliwanag tungkol sa yung banal na dami na ito doon po sa Isaiah chapter 61 verse 10, ako ay magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Anong klase ng damit ito? Damit ng kaligtasan. Ano ang itsura niya? Kanyang tinakpan ako ng balabar ng katuwiran gaya ng lalaking ikakasar na ginagayakan ang sarili ng malamunting bulaklak. Yung ano po damit na damit para sa ano po lalaking ikakasar. Napakaganda, no? Tama po. Maganda ang damit nila gaya ng babaeng ikakasar para sa bridegroom. Yung inihanda nila yung mas ano magandang damit, hindi pangkaraniwang damit na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Sino ang gumawa ito? Para sa ating espiritu, ang Panginoon Jesus sa pangitan ng sakripisyo niya. Kaya nang naunan po natin na tayo pa yung mga miserable ng makasalanan, inihanda ng Diyos ang damit nito para sa atin. Nang naunan po natin ang Ebanghelyo, ito pa ay sa atin na. Kaya, yung dami nito para sa ating walang hanggang pamumuhay doon sa kanyang kaharian bilang asawa ng kurutero. Revelation chapter 19 verse 8,
tayo'y magalak, tayo'y magpakasaya, ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero. Kaya sa bandang huli, ano po, pagkatapos ng rapture, pagkatapos ng Millennium Kingdom, lahat ng mga ligtas, ang anak ng Diyos, sino po sila? Sa ibang salita, sila po ang lahat asawa ng Kordero, Lamb's wife. Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Kaya ito pa ay maluwahating panahon, maluwahating itsura na nasa Bible. Kaya yung iglesia po, sila po ang asawa ng Kordero. Kaya ano po ang sitwasyon ng bride sa kasal, no? Yung suot niya ganda na, yung buhok lahat ayos na. Kaya hindi, para hindi po ito naging marumi, ingat-ingat po sila, no? Kahit saan, kung nakita nila yung dumi, iwasan lang. Kaya ingat-ingat palagi yung lakad niya, ingat-ingat, daan-dahan. Bakit po? Para sa kasal. Kasi ang ganda na yung damit na ito, no? Kaya para sa kanyang asawa, para sa kanyang damit, lahat, mangingat po sila, no? Yung pang Kristiyanong pamumuhay, dati bilang magkasalanan, tayo pa ay mabuhay sa loob ng kasamaan. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos yung panibagong damit, linisin ng Diyos ng lahat ng ating mga kasalanan, kaya ito pa ay pasimula ng panibagong buhay sa loob ng kabanalan na ipinakaloob ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naklinis ng ating kaluluwa sa pangitan ng dugo ni Kristo. Tapos sa parehong pagkakataon, pagkatapos linisin niya ang ating mga kasalanan sa pangitan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo, binigyan din pa rin tayo ng kanyang banal na espiritu. Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya ay mayroon tayong katupusan sa pangitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ang ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Yun pa ang sinabi ng Bible tungkol sa ating kalitasan. Pero hindi ito lahat. Verse 13, sa kanya ay kayo rin naman nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kanyang kaligtasan. Kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinakong Espiritu Santo. Binigyan pa rin tayo ng banal na Espiritu. Ito po ay doon po sa 1 Corinto chapter 1 verse 22, inilagay din niya ang kanyang tatak sa amin, ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayat. Okay? Linis niya yung ating puso, dinamitan tayo ng Diyos na buting damit, yung Panginoon Jesus Cristo mismo, tapos binigyan din tayo ng Diyos ng banal na Espiritu bilang pangunang bayad. Binayaran niya lahat. Talagang ito po ay para sa security of our salvation. Binayaran niya lahat, and then i-deposit niya po ang yung pangunang bayad pa. Para sigurado, don't touch sa akin na ito. Kaya nang darating ang Panginoon Jesus, ano po ang nangyari? Kukunin ng Diyos ang lahat ng mga ligtas, yung mga kaluluwa na may Espiritu Santo, kukunin niya lahat. Sinabi ng Bible, sila pang parang trigo na. Yung mga kaluluwa na walang banal na Espiritu, tinatawag ito parang ipa. Kaya Mateo chapter 3 verse 12, nasa kamay niya ang kanyang talaykay, ay lilinisin niya ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa kalamig. Trigo, ano po yung mga kaluluwa na may banal na Espiritu? Subalit ang ipa, sa loob ng ipa walang laman, no? Ang ipa ay susunungin niya sa apoy na hindi mapapatay. Yung ipa, yung pang kaluluwa na
hindi pa ligtas, hindi ligtas. Kaya mukhang parehas po sila, pero sa loob, wala silang laman. Kaya Matthew chapter 24 verse 40, ito pang mangyari sa madaling panahon, may dalawang taong pumunta sa bukid, ang isa'y kukunin ang isa'y iwan. Yung trigo, kukunin. Yung ipa, iwan. Filipos chapter 3 verse 20, sapaka ng ating mamamayan ay nasa langit, mula roon, hinihintay namin natin ang takabaligtas, ang Panginoon Heso Kristo. Kaya darating po siya. Kaya siya pang nagpabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yung banal na espiritu ay babaguhin ang ating katawan. Mula sa loob, babaguhin niya ang yung ating katawan, tapos dadali niya doon sa Panginoon Jesus sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya meron po tayong yung lahat ng ligtas, meron po silang ganitong katakilang pag-asa sa tungo sa kanyang tungo sa ating Panginoon. Kaya yun po ang nangyari. Pero pansamantala, nandito pa rin tayo na may banal na espiritu. Kaya nang nandito pa rin tayo, ano pang nangyari sa mundong ito? Nang natanggap natin ang kaligtasan kasama ng banal na espiritu, ako ay nagagalak. Sabi niya kanina, no? Masaya na po tayo. Pero sa kabilang banda, ito pang pasimula ng panibagong pamumuhay tsaka giyera na banal. Giyera na banal. Galatians chapter 5 verse 16, subali sinasabi ko, lumalakad kayo ayon sa Espiritu. Huwag ninyong bigyan kasi yan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nakdanasa laban sa Espiritu, ang Espiritu ay laban sa laman. Ano po ito? Giyera na po ito. Banal na giyera, magipaklaban. So sapagkat ang mga ito ay laban sa isa-isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nice ninyong gawin, katulad dati. Subalik, kung kayo'y pinagpanubayan ng Espiritu, kayo'y wala sa ilalim ng kautusan. Kaya ito pa ang issue sa ating Kristo ng pamumuhay. Lumakayo kayo sa Espiritu. Kaya, Efeso chapter 4, verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Kaya ligtas na po tayo, pero nandito pa rin yung dating pamumuhay, yung dating pagkatao. Ang dating pagkatao ay pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, magpago sa espiritu ng inyong pag-iisip, kayo magbihis ng bagong pagkatao. Nandito po yung damit ng kaligtasan, damit ng Panginoon, kayo magbihis ng bagong pagkatao. Nila lang ayon sa wangis ng Diyos na katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya po, sinabi ng Bible, no, tayo pong lahat ay bagong nilalang. Ikalawang Corinto chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. If anyone is in Christ, he is new creation. New creation. Kaya kung ang sino man nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Anong ibig sabihin? Bagong nilalang. Ibig sabihin, iba na sila. Kahit tayo pa ay naligtas, walang pagbabago sa ating katawan. No? Pero, sa loob, sa ating puso, nakaroon tayo ng malaking pagbabago. No? Lalong-lalo na sa ating spiritual na bagay, spiritual na pamumuhay. Po dating bula spiritual, ngayon meron po tayong paniningin spiritual. Tapos doon po sa Levitico chapter 11, meron pong listahan ng malinis na hayop, na maruming hayop. Titingnan po natin, buksan po natin ang Biblia, Levitico chapter 11 verse 1.
Panginoon nagsalita kina Moses and Aaron na sinasabi, sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, ito ang mga bagay na may buhay maaari ninyong kainin sa lahat ng mga hayop na nasa lupa, anumang hayop na may hati ang paa, biak, ngumuungya, at mga gayon ay maaari ninyong kainin. Gayunman, huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumuungya, doon sa mga hati ang paa, ang kamelyo, bagamat ngumuungya, ngunit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa iyo. Ito ay marumi para sa iyo. Meron pong malinis na hayop. Ano po? Ang anumang hayop na may hati ang paa, biyak, umuunya. And then tapos doon po sa verse 20, ang lahat ng kulisap na may pakpak ay lumalakas na apa na paa ay marumi para sa iyo. Gayunman, ang mga ito ay maring ninyong kainin sa lahat ng mga may pakpak at umuusat na may apa na paa na may mga hita sa itaas na mga paa. Ginagamit upang makalundat sa lupa, may pakpak, may paa na upang na ginagamit upang makalundat sa lupa. Ito po ay nakakonekta sa langit, may pakpak. And tapos yung mga hayop na may hati ang paa, ibig sabihin yung paa, yung pang imay ng mga ating lakad, hati ang paa, ito pa ay banal na pamumuhay. Yung kabanalan, anong ibig sabihin ng kabanalan? Literally, dapat malinis po ito. Malinis, yun to ang kabanalan. Tapos separation, mahiwalay. Humihiwalay kayo sa mundong ito. Iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktok na langhing ito. Ito pang banal na pamumuhay, separation from this world para sa Panginoon. So kaya, yung pang imay ng Kristiyanong pamumuhay, bagong nilalang. Spiritually, meron po tayong pakpak, meron po tayong hati ang paa, yung pang banal na pamumuhay. Para dito, ano po, umuungya chewing the cud, gaya ng baka, ilan po ang tiyan niya? Yung baka po, ilan po? Dalawa, tatlo, apat, apa po sila? Kaya apat na beses. Ungunya, pauli, ungunya, pauli, ungunya, pauli, apa na beses. Ito po ang imay ng yung ating meditation, pakbulay-bulayan. No? We need to listen words of God again and again, kahit parehong sermon. Pagkatapos tayo pa'y naligtas, maunawaan po natin ang sinabi ng Bible na hindi katulad dati. Kaya ito po ang nagiging ating spiritual na pagkain. Okay? Kaya, Bible seminar din, ulit-ulit yung sermon, yung pakikinig, ulit-ulit ang pananampalataya ang nanggagaling sa pakikinig. Kaya po, tayo po ay bagong nilalang. Ito po, isang halimbawa po, ano po, agila. Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang naghintay sa Panginoon ay ni bagong lakas, sila ay may pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila ay tatakpo, hindi mapapagod, sila ay lalakad, hindi manghihina. Silang naghintay sa Panginoon, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Yung pang imay ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, doon po sa Job chapter 39 verse 26 hanggang 27, does the hawk fly by your wisdom? Lumilipat pa ang huwag sa pangitan ng inyong karunungan? Hindi. Sa pangitan ng karunungan ng Diyos, ibinubuka ang kanyang mga pakpak sa dakong tinugan. Sa pangitan ng inyong utos, pumapainan lang ang agila? Hindi. Sa pangitan ng utos ng Diyos, siya ay gumagawa sa itas ng pugat niya. Yung lahat ng ginawa niya, ito po ay nanggagaling sa karunungan ng Diyos. Yung pang imay ng Kristiyanong pamumuhay, no? Nandun po ang pakilos ng banal na espiritu, yung mga alintuntunin sa ating espiritual na pamumuhay sa iba't ibang
halimbawa. Kaya yung agila naman po, lumilipas siya sa malayong sa malayong biyahe, sa mahabang biyahe para sa tungo sa malayong lugar. Nang madali. Ano po ang hiwaga sa kanila, yung mga ibon? Yung mga ibon po, ito po ang imay ng mga Kristiyano. Lahat ng ibon ay may panganak muli. Sila po ay pinanganak muna bilang itlog na may itlog. And tapos, mula sa itlog, sila po ay pinanganak pa ulit. Sila po ang mga ibon. Kaya po, yung mga pakpak, may mga hayop na may pakpak, ito po ay may ng Kristiyano at pamumuhay nila. Kaya tingnan po natin, migratory birds often use warm rising atmospheric currents to gain height with little energy expenditure. Yung panghiwaga po nila. Yung warm rising atmospheric currents dahil sa sikat ng araw. Tinatawag ito, thermal updrafts. Tapos, the second, orographic updrafts. Dito po. Warm rising autonomous currents. And when winds are deflected upwards by structures such as ridges or hill, eagles can then soar. Kaya yung system, yung structure ng pakpak niya, yung katawan niya, and tapos yung atmospheric currents. Ito pang sa pangitan ng yung ganitong buong sistema, ito pang nagaganap. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Kaya yung rising air currents, thermal updrafts, ito pang imay ng yung ano po, pakilos ng banal na espiritu, kalakasan ng banal na espiritu, yung pakpak, tsaka yung mga ano, yung yung structure ng lahat ng ano, yung ibons, ito pang ating itsura bilang panibagong nilalang. Kung ganon, ano pang kailangan natin iwasan para sa ating spiritual na journey na ito? Minsan nanghihinat po tayo, hindi katulad ng sinabi ng Bible verse kanina, mahulog tayo sa mga problema. Ano po ang dahilan? Ano pang dapat natin iwasan? Una, disbelief, disobedience, and love to worldly things, and laziness, and ignorance of church. Disbelief. Ano po? Kasi kung dumating na yung pagsubok na hindi natin inaasahan, nanghihina tayo. Bakit po? Kasi yung pananampalataya natin ay mahina pa. Kung ganito, ano po ang kailangan natin? Sa pangitan ng salita ng Diyos, kailangan natin palangkasin yung ating loob pa ulit. Roma chapter 8 verse 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pangitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino ang nga umaasa sa nakikita? Yung pag-asang nakikita ay hindi totoong pag-asa. Yun, katotohanan po ito. Kaya yung nakikitang bagay, ano po, mukhang dahil dito, mukhang ano po, dahil dito, nalulungkot tayo, sabi ng Biblia, iwasan natin ito. Sapagkat kami ay lumalakas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Lalo na dahil sa pandemic, mo iba't ibang problema, kung nanghina po tayo, hindi po ito kalooban ng Diyos. Anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. Roma chapter 4 verse 19, hindi siya nanghihina sa pananampalataya. Itinuring niya ang saliring katawan tulad sa patay na. Sino po ito? Sino po sila? Si Abraham. Ito pang isang halimbawa. Matanda na siya. Ano? Yung asawa niya din, matanda na. Ang pagkabaok ng bahay bata ni Sarah, ano, halos patay na. Pero gayon man, mukhang patay na. Gayon man, hindi siya nakaninlangan sa pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Bibigyan kita ng
anak na lalaki. Okay? Ito po ang pangako ng Diyos para sa inyong anak. Ito po ang pangako ng Diyos. Sa pangitan ng hindi paniniwala, kahit matanda na pa sila, wala pang anak kaya, pero kahit ganon, ganyan ang sitwasyon niya, hindi siya nakanin na sa pangako ng Diyos sa pangitan ng hindi paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalatay habang niluhati niya ang Diyos. Kaya yun po ang importante. Pinalakas siya ng pananampalataya. Kaya, pagdating sa evangelization, lalong na ng pamilya o kamag-anak, and tapos tungkol sa ating pamumuhay sa mundong ito, kung makikita po natin ng mga hadalangan, huwag tayong nanghihina. Sabi ng Bible, ang kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka, ang ikaw ang inyong sambahayan. Ano po ito? Ikaw at inyong sambahayan. Ano po ito? Pangako ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, ang lahat ng mga kinakailangan ninyo ay pawang idrakta sa iyo. Ito din pa ay pangako ng Diyos. Hawakan po natin ang pangako ng Diyos. Palakasin natin yung ating pananampalataya. Tapos yung pag-ibig sa mga worldly things, yun din pang delikado dahil sa tukso ni Satanas. No po. Nandoon po sa unang Juan chapter 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanibutan, yung ang mga bagay na nasa sanibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanibutan. Ang pag-ibig sa ano po? Sa sinumang umiibig sa sanibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinuman umiibig sa sanibutan. Huwag ninyong ibigin ng sanibutan. Mga lunya sa pananaw ng Diyos. Ito pa ay seryosong kasalanan. Ano po? Spiritual. Ang kung kaya sino mang nagtanais ng mga naging kaibigan ng sanibutan, naging kaaway ng Diyos. Kaya kung lumalapit tayo sa mga bagay-bagay na sa sanibutan, ang Diyos ay nagiging kaaway natin. Ang espiritu na pinatira niya sa atin ay naknanasa na may paninibuko. Yung banal na espiritu sa loob ng ating puso ay naninibuko, na may paninibuko. Kaya kung lumalapit tayo sa sanibutan ito, makamundong kasiyahan, nasisira po yung ating kapayapaan galing sa kaharian ng Diyos. Kaya paano tayo mabubuhay ng mabuti bilang Kristiyano? Kaya anumang masamang salita hindi dapat lumabas ng inyong bibig. Ano po ito? Mga kasalanan na kahit maliit pa. Ha? Ang Espiritu Santo ng Diyos, huwag ninyong paghatiin ang Espiritu ng Diyos. Sa pangitan niya, kayo'y tinatakan ng para sa paktubos. Kaya huwag kayong magpakalasing sa alak. Ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo sa Espiritu. Mapuno kayo sa Espiritu. Kaya po, yung kasalanan, kahit mali pa ito, kasalanan din ito, kaya inisip ng mga ilang Kristiyano na kung malit pa ang kasalanan nila, ay malit lang ito, okay pa rin, okay na yata, kasi malit lang ito. Hindi pwede po yun. Minsan, masakit po sila dahil sa malit na bato. Malit na bato sa loob ng katawan nila. Masakit po sila. Bakit po? Kasi yung bato nila nasa kidney. Kahit mali po sila, masakit pa rin sila. No? Kahit malit po ang kasalanan, masakit pa rin po ito sa ating espiritu, sa ating banal na espiritu. Kaya nang mali pa ang kasalanan natin, kang mali pa ang pag-ibig natin tungo sa sanibutan ito, tanggalin natin ito. Tanggalin ito. Alisin natin ang lahat ng mga maliliit na yung kasalanan.
Kung malaki pa, siyempre po. Kay Lucas chapter 16 verse 13, walang aliping makapak lilingkos sa dalawang Panginoon sa pagkakapuotan niya. Ang isa, iibigin ang ikalawa. Ikaw ay maging tapas sa isa, hamakin ang ikalawa, hindi kayo makapaglingkos sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya ibig sabihin, yung priority, yung pang-importante, no? Kailangan po yung trabaho, pero dapat natin unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Dapat natin panatilihin ang balanseng ito, yung priority ito. Priority. Kaya ngunit ang mga naknanay sa yumaman ay nahulog sa tukso. Nahulog. Ang agilang ito, nahulog na. Nabibigtak ng maraming hangar na nakapipinsalang pagdanasa na siyang maklulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Malalapit naman na po ang kanyang pagdating. Ingatan natin, no? Yung ating Kristiyanong pamuhay. Ito pang tukso ng Satanas, ano po, ni Satanas, ang maknanais ni yumaman na nahulog sa tukso. Yung pang nangyari kay Lot, no? Lot. Kaya nagpunta siya sa Sodoma Gomora. Nalugi na siya ng malaki. Nawala na lahat. Yung asawa niya din, naging, ano po, haliging asin. Kaya, darating pa ang Panginoon Jesus. Yung mga naghintay sa Panginoon, magkaroon sila ng panibagong lakas. Ang ilang ng nasa rito ay napalayo sa pananampalataya, ay tinukso ang kanilang mga sarili, ang maraming kalungkutan. Kaya ito pa ay babala ng Diyos para sa atin. Magandang babala po ito, mabuting babala po ito para sa atin. And tapos, bakit sila ay nahulog? Dahil sa katamaran, no? Kung tamat po tayo, talagang walang solution, no? Walang gamot tao. Walang gamot tao para sa mga tamad. Matthew chapter 25 verse 26, ngunit sumagot ang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na masama, tamat na alipin, alam mo palang, ako ay gumagapas na hindi ko inasikan. Ito pang isang mensahe ng Diyos para sa mga alipin niya. Darating daw ang Panginoon Jesus, lahat po tayo harap sa Kanya, and then tapos dapat natin marinig na yung magandang komento, mabuti, dapat na alipin, galing, yun pang dapat narinig natin. Pero sa halip dito, ikaw ay masama at tamad. Kung tama tayo sa pananaw ng Diyos, kung tama tayo, ito pa ay masama. Kaya huwag naging tama sa pagsisikap, maging maalap sa Espiritu, naglilingkod sa Panginoon. Isang pantas na anak siyang nakitipon sa tag-araw. Ngayon, tag-araw naman. Malapit naman po ang kanyang pagdating, ngunit siyang natutulog sa tag-ani. Ngayon, tag-ani naman, no? Nagdadala ng kahihiyan. Ngayon, dapat busy-busy tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay para sa ating pamumuhay sa kabilang mundo. Darating daw siya na may dala. Ano po yung gantimpala? Kumusta pa ang inyong gantimpala? Marami po ba o konti ngayon? Siyang nagbubungkar ng kanyang lupa ay makaroon ng tinapay ng sagana. Ngunit siya ay sumusuno sa walang kabuluhang bagay. Lahat ng bagay, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ano po, sa ilalim ng silong ng araw. Lahat. Walang unawa. Sinabi ng tamat, may leon sa taan. May leon sa mga lansangan. Nasa bahay na lang ako, ikaw na lang punta sa church. May leon sa daan, may leon sa lansangan. Ano po ito? May leon po siguro kahit saan. Pero hindi po ito naging dahilan. Kaya kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. No? Lalong na para sa ating Kristiyanong pamumuhay. And isa pa po, ano po yun? Ignorance of church. Yung, matagal na ako sa church. No? Alam ko na kung ano ang kailangan gawin. Minsan naging, ito din po ay isa pang, ano po, tama na pamumuhay. Kaya kung meron pong dalawang grupo, ang isang grupo, tuloy-tuloy po sila sa pagtitipon, isa pang grupo, paminsan-minsan absent,
Pagkatapos ng tatlong taon, ano pa ang mangyari sa dalawang grupo? Yung tuloy-tuloy, siyempre po, sila pa'y lumago ng mabuti, spiritual. Napubunga sila ng mga kaipapano, spiritual. Yung mga tamat naman. Kaya ang bawat sanga sa akin na hindi napubunga, na inaalis niya, ang bawat sanga na napubunga ay nililinis niya ang upang lalong magpunga. Tayo pa'y naligtas, kaya tayo pa'y malinis. Kaya meron po tayong isang bunga. Ano po kaligtasan? Ang bawat sanga ng magbubunga ay nililinis niya upang lalong magpunga. Kaya yung mga naligtas, sila pa ay malinis na sanga, kahit manatili kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, ako ay sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagbubunga na buha sa kanyang sarili, malibang nakakapit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon, sa panibagong taon din po, kasi mas lalong-lalo na mas malapit na ang kanyang pagdating. Kaya yun ganitong problema, bakit ito po ang nangyari? Ano po ang ugat ng problema ito? Pride. Sa pasimula pa ay maganda ang Kristiyanong pamumuhay ko, okay na, okay na. Meron silang pride na. De tapos, minsan nalulungkot sila, nanghina sila ng madali. Yun pang ugat ng mga problema ito, kaya naging sila pa yung nagtududa, ano po, o sila po ay sumuway sa salita ng Diyos, ananta po, umibig sila sa, mas lalong na lumapi sila sa sanlibutan, maging tamad. Kaya po, Proverbs chapter 16 verse 18, ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan, ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwar, bago ang pagkawasak ang puso ng tao ay palalong muna. Bakit tayo po ay naligtas? Sa pangitan ng biyaya ng Diyos. Yung kaligtasan po natin ay napakahalaga. Yung gospel, alam ko na yan. Alam ko na yan. Dapat, sinabi ng Bible, dapat natin maunawa yung ebanghelyo ng Panginoon ng mas maigi. Maigi. Dapat nauna po natin ng ebanghelyo ng Panginoon Jesus ng mas malalim. Ngunit nauna ang karangalan, ang pagpapagumpaba. Sa paklipas ng panahon, dapat tayo maging mas mapagagumpaba sa harapan ng Diyos dahil kasama ng magpapagumpaba ay ang karunungan, yung karunungan ng Banal na Espiritu. Yung pagkabayan ng Banal na Espiritu ay nasa mga magpapagumpaba. Ang Diyos ay sumasalunga sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga magpapagumpaba. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kung walang imposible sa Diyos, pero kung tayo pa ay naging mayabang, ito pa'y ibang topic. Kaya suriin po natin yung ating puso palagi. Kaya unang Corinto chapter 3 verse 5, hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan mula sa Diyos. Paano tayo mabubuhay sa mundong ito kahit ilang minuto kung walang tulong ng Diyos? Impossible eh. Kaya yung lahat ng mga nangyari sa atin ay sa ilalim ng plano ng Diyos. Yung mga dahil sa yung kabutihan niya hanggang ngayon, nabubuhay tayo sa mundong ito, natapos na po ang ngayon taon, dahil sa ating sariling sigasik? Hindi, kundi dahil sa kanyang biyaya lamang. Unang Corinto chapter 4 verse 7, sapagkat sino ang nakakita ng kaibigan mo? Ano ang nasa inyo hindi mo tinanggap? Ano ang nasa inyo hindi mo tinanggap? Lahat tinanggap natin mula sa Diyos. Kung tinanggap mo, bakit mo ipinakmalaki, mamalaki, na parang hindi mo tinanggap? Iwasan po natin ito. Kaya, chapter 10 verse 12, unang Korinto, ang naakalang siya ay nakatayo, mangingat na, baka siya ay mapuwar. Delikado ito. Kaya Ebanghelyo Juan chapter 12 verse 11, meron pong isang halimbawa. Kinabukasan ang
nang mabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista ni na si Jesus ay darating sa Jerusalem. Bago po siya ay pinako sa cross, nakarating na po si Jesus. Then ano ang itsura ni Jesus? Si Jesus ng isang batong asno, nakakita si Jesus ng isang batong asno, sumakay siya roon gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot ang anak na babae ng Sion. Tingnan mo ang inyong hari ay dumarating na nasakay sa isang anak ng asno. Isang anak na asno. Mali po siya. Kaya ito pa ay mukhang ano po, si Jesus, siya pang hari ng Israel, pero dumating siya na may anyong tao na may mapapagumpabang itsura. Kaya sila ay kinuha ng mga palapa, ng puno ng palma, lumabas at upang sa sumalubong sa kanya na sumigaw, Hosanna, Hosanna. Mapalas siya nang dumarating sa pangalan ng Panginoon Jesus, ng Hari ng Israel. Kaya pinupuri niya si Jesus. Kaya naintindihan po ang sitwasyon na ito. Sa ganitong sitwasyon, tingnan po natin. Ano po, si yung asnong bata, batong asno, inisip niya, oh, bakit pinupuri niya ako? Sa ulo niya, sa taas niya, sino po ang sumasakay sa kanya? Panginoon Jesus. Pero inisip niya, nakita niya yung mga tao na nagpupuri sa kanya. Bakit nagpupuri sila sa akin? Nagtangka siya. Pero sa paglipas ng panahon, nakyabang siya. Siguro ako ay mukhang pogi, mukhang mabuti, mukhang ano, maganda. Kaya nagpupuri sila sa akin. Yung pang ano, maling pakunawa. No? Bakit meron po tayong mga biyaya na hindi natin in-expect, meron pong mga malaking biyaya na dumating sa atin, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa ating Panginoon sa itaas, no? Kaya siya po ang ulo ng iglesia. Mga awit 42 verse 5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nabagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Di tapos sa kabilang banda, sa halin ng palalong diwa, kung tayo pa'y manlulupay-pay dahil sa mga nakikitang bagay, mga pagsubok, hindi po ito ay kalooban ng Diyos. Kasalanan po din po ito. Yung lahat ng bagay, hindi ayon sa batay sa pananampalataya ay kasalanan. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa? Bakit ka gabak sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Sino po sila? Makapangyarihang Diyos. Colossians chapter 6, 9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa taktang panahon, mag-ani tayo kung hindi tayo manlulupay-pay. Moving forward na may pananampalataya. Kaya po, yung suriin po natin yung lahat ng mga ganitong bagay sa ating buhay. Tapos kung nakita natin kahit anumang bagay sa ating puso, ating isip, ating pamumuhay, magsisi tayo. Tapos tanggalin natin ito ng mali pa ito. Kaya Revelation chapter 2:4, iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Sa halin ng pag-ibig ng pag-ibig tungo sa sanibutan, balakasin po natin ang ating unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulo, magsisi ka gaima ang mga bagay na ginawa mong noong una. Yung mga awit chapter 51 po, ito pa yung patotohan ng Haring David pagkatapos sila ay nakasala na, no? Nang grabe, ano po, ang buti, nagsisi siya, tumaliko siya sa kanyang gawa, manggawa, hindi tapos, nanalangin siya sa Diyos, humingi siya ng tawad sa Diyos, tapos, mawa ka sa akin, o Diyos, ayon sa inyong tapat na pag-ibig, ayon sa inyong saganang kaawan, pawiin mo ang aking mga palabak.
hugasan mo akong lubos na aking kasamaan. Kaya paano natin palakasin ang ating Kristiyan ng pamumuhay? Kung walang tulong ng Diyos, balik po natin yung ang biyaya ng Diyos, lumamang ka sa akin ng isang malinis na puso, o Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya unti-unti, ayusin po natin yung ating pamumuhay, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pakliligtas. Alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kaya po, para sa ating Kristiyanong pamumuhay, ito po ang mga bagay na dapat natin iwasan. No? Tapos, ito pang mga negatibong bagay. Tapos, kung ganon, ano pang positibong bagay na dapat natin tuparin? Spread the wings. Meron po tayong pakpak. No? Ano po yun? Words of God. Bago tayo naligtas, hindi natin maunawan yung sinabi ng Bible kasi wala po tayong banal na espiritu. Pero nang natanggal natin ang banal na espiritu, ano po ang ginawa niya? Subalik kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papanubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ito pa ay malaking bagay. Ano pang basehan ng ating pamumuhay? Ano pang basehan ng ating pag-iisip ngayon? Ano pang dapat sa katotohanan? Kaya paano natin maunawan yung banal na salita? Kung walang tulong ng banal na espiritu, kaya yun pa ang malaking ministry ng banal na espiritu para sa ating buhay. Ephesians chapter 5 verse 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluhating iglesia na walang batik o kulubot, anumang gayon bagay, kundi siya ay maging banner ang walang dungis. Paano po? Sa pamagitan ng tubig ng salita. Tubig sa salita. Spiritual na tubig. Napakahalaga po yung Biblia. Kaya ito po ang tapak ng Espiritu. Ano po? Meron po tayong giyera, banal na giyera sa loob natin sa pagitan ng banal na Espiritu at laman. Ano po ang sandata ng Espiritu, ang salita ng Diyos? Ito pa ay pinaka malakas na yung sandata para sa ating Espiritu na giyera. Kaya gaya ng kanina, yung Levitico po, yung mga anumang hayop na may hati ang paa, biyak, ngunya, meditation, pagbulay-bulayan, paulit-ulit. Paano ito na nagiging ating pagkain? Ulit-ulit. Ang pananampalatay nanggaling sa pakikinig, paulit-ulit. Ang importante po ito. Tapos, kung nauntan po natin ang salita ng Diyos, ano pa ang kasunod? Kailangan natin sundin ang salita ng Diyos na may pananampalataya. Okay po, sabi ng Biblia, sapagkat minamastan niya ang kanyang sarili, umaalis, kaagad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit tumiting sa saktar na kautusan, ang kautusan ng kalayaan na natili na hindi takapakinik ng malilimutin, kundi takatupad na gumagawa. Siya'y pagpapalain sa kanyang gawain. Pagpapalain sa kanyang gawain, takatupad. Kaya ang mga bagay na inyong matutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, ang mga bagay na ito, gawin ninyo. Ang gawin ninyo, ang Diyos ng kapayapaan sa inyo. Kaya kung naunan po natin ang salita ng Diyos, kung isa sa buhay natin ito, magkaroon tayo ng dakilang kagalakan at kasiyahan sa ating buhay, yun po ang ating kalakasan. Yun po ang isa pang pakpak. Kaya paano tayo sumuno sa Kanya? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Nakikita mo ang pananampalataya, gumawang kalapkit ang ng kanyang gawa. Ang pananampalataya naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. Ang pananampalataya naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. Ang pananampalataya lumalago sa pamagitan
Gawa po. Kaya maraming kaalaman sa utak pero walang karunungan sa puso, walang kilos sa na may pananampalataya. Ito po ay ano po problema, no? Kaya suriin po natin ang ating pamumuhay, yung kaalaman at pananampalataya at pagsunod. Dapat meron po tayong balanse. Hebrews chapter 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa pananampalataya sa isang lugar. Sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos na babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ay pinakinggan ang babala, gumawa ng isang daon para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Okay po. Ano po? Pakikinig, tapos pananampalataya at gawa. Kaya siya ay natuto ng pagsunod. Sino po ang Panginoon Jesus sa pangitan ng bagay na kanyang tiniis? Sa pangitan ng pagsunod niya, siya pang naging ano po, pinakmulan ng walang hanggang kaligtasan. Kaya gaano po kahalaga para sa ating Kristiyan ng pamumuhay kung ito po ang nangyari kay Jesus. Kaya ano po ang pagkain kay Jesus, Panginoon Jesus? Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tapusin ang kanyang gawin. Yan. Ano ang pagkain natin? Ang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya, kung kayo man kumakain, umiinom, ano mang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluhati ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya ay inyong kilalanin. Kaya suriin po natin yung lahat ng mga lakad, mga trabaho, mga eskwelahan, mga sa bahay, kaisaan, lahat ng lakad, itutuwid niya ang inyong landasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gusto kong sundin, yung pang importante. Ano po? Gusto kong alam, tapos gusto kong sundin. Tapos, pero, gusto kong sundin, pero paminsan, sa totoo lang kadalasan, nanghihinata tayo kasi ano pa ang kulang? Prayer. Ito pa ang kulang. Kaya yung lahat ng mga bagay sa ating Kristiyan ng pamumuhay ay nagaganap sa pangitan ng tulong ng Diyos. Kaya manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat pananalangin, pagsamo. Paano natin tanggapin ang kalakasan ng Diyos? Humihingi tayo sa Kanya. Magpatuloy kayo sa panalangin. Manalangin kayo ng walang patid. Kayo maging handa ay mananalangin upang hindi kayo madaik ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nananay, subali ang laman ay mahina. Kaya kayo'y wala. Bakit po? Kayo'y wala. Santiago chapter 4 verse 2, kayo'y wala sapag hindi kayo humihingi. Hindi kayo humihingi ng masyado. Okay po? Kaya humitayo ng tulong sa Diyos palagi, sa pangitan ng palagi, kahit sa maliit na bagay, mula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, lahat-lahat, sa lahat ng ating lakad, isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paano sila dapat laging manalangin, huwag manlupaypay. Kaya kanyang mga pinili na sumisagaw sa kanya araw, gabi, kanya bang matitiis sila? Sasagutin ng Diyos. Kasi anak tayo ng Diyos. Kaya binuksan mo yung aking mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa inyo. Magsasabi sa inyong mga dakila. Maraming problema, maraming pagsubok. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. Magsasabi sa iyo ng mga dakila. Ang problema, hindi sila tumawag sa Diyos. Kung ang sinuman sa iyo nakukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, nagbibigay ng sagana. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya nanawagan, sa lahat ng tumaw sa Kanya sa katotohanan. Kaya yung pamuhay ng Panginoon Jesus, sabi ng iba, ay si Jesus, kung siya po ang Diyos, bakit siya ay nanalangin sa Diyos? Dahil siya po ang Diyos, siya po ay nanalangin sa Diyos. Yung panalangin, ito pa ay pinaka-spiritual na bagay.
Ito pa ay pinaka-ministry ng Diyos. Ano po pananalangin? Nang madaling araw, habang madilim pa, bakpawan si ni Jesus, lumabas siya, nagtungo sa ilang lugar, doon nanalangin. Upang manalangin. Sa pagtungo sa ilang nanalangin si Jesus. Umalis si Jesus at nananalangin sa Diyos. Ano po? Tatlo po sila, meron silang perfectong communication. Sila po ang banner. Nang mga araw na yon, siya ay nagtungo sa buntog upang manalangin. Ginugol ang buong magtamak sa panalangin ng sa Diyos. Marunong si Jesus sa panalangin kasi Diyos siya. Tapos, ano pa po? Yung ating pag-ibig kanina po, sa halim ng pag-ibig sa sanlibutan, kundi sa halim ng pag-ibig ng sanlibutan, palakasin natin yung ating pag-ibig, pag-asa tungo sa kanyang kaharian. No? Kaya pagkatapos nilang magkapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, kayo po lahat, anak ni kaninong anak, minamahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon, kung natanong siya sa inyo ngayon, minamahal mo ba ako ng higit kayo sa mga ito? Anong sabit niyo? Opo o hindi? Anong sagot niyo? Opo o hindi? Opo, Panginoon, nalalaman na minamahal kita. Kaya, yung pag-ibig natin tungo sa Panginoon, ito pa ay pinaka ano po importanteng bagay ang ito, kasi yung pang natanggap po natin nang tayo pa ay naligtas, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sa pagkakami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kayo ang lahat ay namatay. Sa pamamagitan ng Panginoon na Jesus, yung dating pagkatao ay namatay. Yung dating pamumuhay, wala na. Yung magkasalanan, namatay na. Hindi muli tayong mabuhay sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, sa pamamagitan ng sakripisyo niya. Bakit ito pang nangyari? Dahil sa pag-ibig niya. Kaya po, kayo muling binuhay kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na sa itas. Yung eager, agila. Ano po ang nakikita niya? Yung taas. Nasa itas siya. Kinaroon ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itas. Yung isip natin, purong makamundong bagay. Purong hanap po ay sa mundong ito lang. Ano po? Kung ganun, hindi po ito tunay na pamumuhay bilang Kristiyano. Tanda mo natin, tayo pa ay bagong nilalang, gaya ng agila, spiritual. Kaya, ito pang importanteng bagay para sa agilang ito. Pero hindi po ito sapat kasi meron pong mga malaking problema na po, gravity. May laman pa tayo. Kaya ano po ang kailangan? Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya doon po sa Roma chapter 7, buksan po natin ang Biblia, Roma chapter 7. Verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos na kaibuturan ng aking pagkatao. Verse 22, ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos dahil ligtas na po tayo. Subalit, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakipagbaka laban sa kautusan ng aking mga pag-iisip. Ako'y binibihak sa ilalim ng kautusan na kasalanan na sa bahagi ng aking katawan. Sa loob natin, meron pong dating pagkatao, laman. Kahabak-habak na tao ako, sino ang maliligtas sa akin mula sa katawang ito na kamatayan? Nasaan yung sagot? Chapter 8, verse 1. Ngayon, ay wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa
kautusan ng kasalanan na kamatayan. Ang lakas naman po yung gravity, pero lumipas siya. Sa pangitan na po, yung kapangyarihan ng hangin, ito pang hindi nakikitang imay ng hindi nakikitang banal na espiritu, malakas siya, no? Kaya doon po sa Roma chapter 8, no? Nanakay Kristo. Nasaan yung banal na espiritu? Nanakay Kristo Jesus. Nasaan yung Kristo Jesus? Yung katawan ni Kristo sa loob ng iglesia. Kaya paano tayo lumago? Spiritual. Manalig kayo sa puno ng ubas. Tayo pa ay miyembro ng katawan ni Kristo. Kung naputol na, ay malaking problema ito. Madumi ito. Yung darili na naputol, malinis po ba ay madumi? Darili na maputol, maganda po ito? Marumi po ito. Colossians chapter 2:19, hindi kumakapi sa ulo. Paano tayo kumakapi sa ulo? Sa pamamagitan ng katawan. Sa pamamagitan ng katawan. Sa ulo ng direkta, hindi. Sa pamamagitan ng katawan. Sa kanya ang buong katawan. Tandaan po natin, tinutustusan ang pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan, mga liti, lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Paano tayo lumago? Kasama ng Kristo. Kasama ng katawan ni Kristo. Yan. Importanteng ito. Kaya kung walang malakas na hangin, mainit na hangin, tulong ng mainit na hangin, paano siya lumilipat ng maayos? Impossible. Kaya po, yung mga ibon po, meron din po silang ganitong sistema na ginawa ng Diyos. Bakit lumilipat sila na ganitong B formation? Ano pang hiwaga dito? Panulin natin ng isang video clip tungkol dito. Yung sound po. Yung sound po. Sound. Meron po. Yung sound. Dito wala po sa labas. Wala po dito yung sound. Yan, meron pong mga hangin mula sa pinakaunang yung ibon. Dahil dito, dahil sa tulong ito, yung pangalawang ibon ay lumilipat ng mas madali kaysa yung unang ibon. Yung pangatlo, meron pong dalawang hangin mula sa dalawang ibon na nauna sa kanya. Yan, ganito po ang sistema. Kaya may tulong po ng ibang banal na anang ng Diyos, yung pang-imay ng iglesia. Kaya po sa loob ng iglesia meron pong banal na kilos ng banal na espiritu, yung sa pangitan ng mga naligtas ng nauna sa loob nila, meron pong banal na espiritu, sila pang bahagi ng iglesia. Kaya po, importante. Ano po yung ating pagtitipon? Manatili tayo sa puno ng ubas. Wala na iba. Ano po? Kaya, yung dalawang pakpak, tsaka yung ating paningin, tapos yung ating prayer, and then tapos yung ating pamumuhay sa loob ng iglesia, yung pang hiwaga para sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya,
para dito, alisin po natin yung lahat ng mga kanina yung mga hadlangan, mga kasalanan sa ating buhay. Unang Timoteo chapter 2 verse 20, sa isang malaking bagay na hindi lamang may mga kasangkapan, ginto, pilak, hindi mayroon din namang kahoy, luwat. Ang iba ay nagtatanong paggagamitan, ang iba ay para sa karaniwan. Sa loob ng church, meron pong maraming ano po yung mga brothers, sisters, meron pong mga talento. Basta ang importante, kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, maging tanging kagamitan. Itinalaga ang mahalaga sa may-ari ng bahay. Anong klase ng gagamitan ay lalagyan ay gagamitan ng Diyos? Malinis na lalagyan. Malinis. Yung pang pinaka-issue ngayon, banal na pamumuhay, ang karunungan buhay sa itaas, una ay malinis, saka mapakpayapa, banayad, magpagbigay. Ano pang pinakaunang issue? Una ay malinis. Kaya unang Timoteo chapter 4:7, subalit tanggihan mo ang masama ang mga walang kabuluhang kitkatsa, sanayain mo ang inyong sarili sa kabanalan. Sanayain mo. Para tuparin ang kalooban ng Diyos, kayo maging banal sa pagkakway banal. Kaya hanggang dito po yung topic natin. Tanda po natin yung lahat ng matutunan natin upang isa buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin po tayo. Mabanging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapaaral ng inyong banal na salita. Sa pamamagitan ng Biblia, naunan po namin na kayo pa'y naligtas sa pamamagitan ng inyong sakripisyo at banal na dugo. Pakitulungan niyo po kami upang tuparin ang inyong utos para tayo naging banal katulad ninyo sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya na ibinigay niyo sa amin. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.